Salamat, salamat. Thank you, thank you. YouTube channel niyo kuya. Marco Mars, search mo na lang. Ah, Marco Mars. Ano ang YouTube channel niyo kuya? Ah, search mo, Marco Mars. Kamusta kayo, Martians? Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Today, i-review natin ang Viltrox 24mm f1.8 for Sony full frame. At ako nga pala, kasama ko na naman si 3D Bendy. Ah, hindi, paano ba ito papakilala pala? Anong magiging screen name mo? Kasi hindi pwede yung totoo mong pangalan. So pag yung totoo mong pangalan, George, madi-discover ka ng mga, magkakaroon ka na ng fans. Hi po! Hi, shoutout kay John! Pero yun nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Review na natin yung Viltrox 24mm f1.8. Shoutout kayo dyan, oh! Shoutout, oh! Oh, shoutout! Oh, shoutout! Hey! Two joints! Two joints! Two joints! Two joints! Damn, son! Hi, Kuya! Hi, Pa! Kuya, ano yung YouTube channel mo? Marco Mars. Ayun! Dahil sa Facebook. Sige pa, Kuya! Salamat, salamat. Thank you, thank you. YouTube channel niyo kuya. Marco Mars, search mo na lang. Ah, Marco Mars. Ano ang YouTube channel niyo kuya? Search mo, Marco Mars. Mag-like sila, mag-share. Sasabihin mo. Mag-like kayo, tsaka mag-share, mag-subscribe na rin. Yun, thank you, thank you. At pinutin niya na rin ang notification bell. Para active ka sa mga pinapost. Mga video ni kuya. Hoy guys, load kayo vlog niya. Thank you, thank you. Salamat guys. Ito po. Marco Mars. Ang dami na rin dito mga vlogger talaga. Oh. Yung mga, meron din yung isang... What? Sabi ko magre-review tayo ng lente. But it's so nice to be in Cavite City. You know, this is our... ano ba to? Nung college. Fan meet. Oh, naging fan meet eh. Hindi, pero college days nandito na talaga kami ever since. Nasa Seoul kami ngayon. So bago ang lahat, ito yung Viltrox 24mm f1.8 for full frame. Set aside muna natin lahat ng physical aspects ng mismong lens. Tapos mamaya pakita ko sa inyo unting b-roll ng mismong lens nito. So yung Viltrox 24mm f1.8 currently weighs 340g. Honestly, hindi siya mas sobrang bigat. Sobrang practical niyang dalhin. And especially for casual shooters like you or professional shooters like me, pwedeng-pwede nyo siya bitbitin kahit saan. Kasi tingnan nyo naman, hindi siya super bigat compared sa ibang focal lengths na kasing pareho niya. So yung Viltrox 24mm na to, na f1.8, is currently a wide-angle prime lens. Ideally, pwede siyang gamitin for landscape shots, b-roll shot, pwede nyo rin naman siya gamitin pang photo. Pero sa video na to, mas magfo-focus tayo sa video side at video performance ng mismong lenteng to. Kita nyo naman di ako naglagay ng lens hood kasi mas prefer ko na gumagamit ng ND filter saka ng isa pang filter. Yun. Also, I know some of you, nagtataka ko ano nga ba ang filter thread ng isang lens. Itong Viltrox 24mm is currently 55mm sa filter thread niya. Kaya gumamit ako ng step-up ring. Yun. Ideally, this is a full-frame lens. So, 24mm siya sa full-frame, pero pag nilagay mo siya sa APS-C, around 30 siya. Mga ganun yung kalalabasan. Build quality-wise, itong lente na to, it doesn't feel like a Sony lens. It rather feels like a Fujifilm lens dahil yung aperture ring niya ay nasa labas. Tsaka, pwede siyang mag-automatic aperture at pwede rin mag-manual aperture. Kaya parang Fuji yung pangaramdam. At saka pag iniikot yung aperture ring, smooth siya, wala siyang clicking noise. For me, hindi ko naman ito ginagamit. So usually, lagi ako naka 1.8 or naka pinakasagad na aperture, which is yung f10 or f8, depende kung ginagamit ko ito sa photo. Pero sa ngayon, hindi na ako kasi ako masyado nagpo-photo. Okay, so lastly, itong lens na to, hindi siya weather sealed, pero acceptable naman siya for its own price. And doon nga pala, big shoutout kay Saddam Tehol for hooking me up itong lente na to. At saka sa Altitude Digital. Ang presyo ho ng lenteng ito ay 14,877 pesos. At nung nakuha ko itong lente na to, kinabukasan, ginamit ko agad siya sa music video ni Team Katagumpay, which is yung Puro Dahilan, at ito yung kinalabasan ng mismong
music video. 90% ng shots is galing dito sa Viltrox 24mm. And for one whole day after ko siya makuha, masasabi ko na sobrang halos hindi na ako nagpalit ng lens, dahil ang ginamit ko lang isang 50mm, isang 24, pero most of the time puro 24. Kasi 24 pwede mo rin pang close up, pwede mo rin siya ipang wide. At syempre, without further ado, ito siya, pang B-roll at pang vlog. B-roll muna, ikaw muna model ko. Sige, okay lang. Ano ba, okay lang ba? Oo. Oh. Wala ba ito? Ano, sobrang awkward ko? Hindi, hindi. Tiga mo, game. Takpan mo. Ha? Takpan ko? Yeah. At so yun na nga, ito siya, pang B-roll. Sobrang solid ng performance niya. At makikita nyo naman na okay yung autofocus. Walang palya. Pinili ko lang mag-shoot ng golden hour kasi ito pa, may posi shot pa tayo. 30cm focusing distance. And also, sobrang solid niya kahit mag-walking shot ka. Siyempre, supportado ka ng IBs tsaka ng active stabilization dyan. At ayun na nga, tignan nyo. Sunrise golden hour, hindi, sunset golden hour shot. Wide shot, sobrang perfect din. Kita nyo naman, lalo na yung performance ng autofocus. Walang palya, walang chromatic aberration. Sobrang solid. Meron tayong Matt Hepoyo walking shot. At syempre another walking shot para masuportahan tong super close up na walking shot, dahil sobrang solid talaga guys. Sobrang solid ng lens ito. Wala na akong masabi talaga. Kita nyo naman, kahit sa wide exteriors or establishings, pwede siyang gamitin. Yung 1.8 nya, kung papansin nyo yung bokeh, bokeh, bokeh. At yung hyperlapse na pumalpak dahil sa Sony A7S3. Ito naman, makikita nyo yung focusing, ano niya, yung mismong focus niya, hindi siya pumapalya. Ayun oh, tingnan niyo oh. Ang bilis oh. Oh, parang taka lang oh. Oh. Ayun oh, 'di ba? Tapos mamaya makikita niyo naman, yan, yung tracking niya sobrang sulit. Hindi siya nag-focus breathe kahit naka S-Log 3 ako. Tapos kung papansin niyo, yung hand in front of the camera shot, yan, sa mga gustong gamitin pang-vlog, sobrang solid din niya. Ayun oh, tingnan niyo oh. Baba. Nagta-top to focus pa ako niyan. Tingnan niyo oh. O, diba? Solid. Nag-focus pa sa langaw. Pero ngayon, tamang hanap muna kami ng tambayan kasi kaping-kapi na kami. At syempre, nauwi to sa, alam yun, matindi ang kape. Ang lipid dito sa syudad kape. Kaka-order pa lang namin. Wala pang 5 seconds, may kape na agad. Pero so, seryoso, no joke. Wala pang 5 seconds, may kape na agad. Hindi ko alam kung bestseller ba yung kape. But this must be the place. Kaya ayun, o, tamang ano muna kami. Pa-Instagram, ano muna kami, pa-fame. Kaya ayun. Ano, solid. Solid, no? Oo. Oh. Ang bilis ng kape, no? Ang kape, right? Mayroon 5 minutes. Mayroon 5 minutes. So, to cut this video short, is the Viltrox 24mm f1.8 for full frame actually worth it? Oo, yun ang sagot. Marami nang gumawa ng sobrang super duper technical review ng lens na to. But I wanted to focus on the physical aspect at yung practicality ng paggamit ng lens na to. Kung wedding shooter ka, oo. Kung corporate shooter ka, oo rin. Kung food video shooter ka, oong, oong, oo. Itong lens na to, simula nung nakuha ko siya, the following day ginamit ko sa music video, the following week ginamit ko sa sitcom, and the following week ginamit ko rin siya sa corporate video and another music video. And I will say, kung ikaw yung shooter na nagsisimula pa lang, kasi syempre nag-upgrade ka to full frame and you're looking for the most practical lens, I would suggest this lens. Kasi itong wide angle prime lens na to, sobrang solid. Lalo na wide siya at f1.8. Especially if you're using it on a Sony A7S3, magkakaroon ka pa ng time mag-ipon para mag-upgrade to a much better lens. Ako honestly, nakikita ko yung sarili ko na matagal pa bago mag-upgrade from this lens, kasi sobrang ginagamit ko tong lente na to and para siyang workhorse na para sa akin. Dahil nga, ayan, simpleng may ND, simpleng... Although, personally, sasuggest ko huwag kayo gagamit ng step up sa lente na to dahil nagkakaroon siya ng vignette. So, ideally, kunin nyo talaga yung mismong 55mm thread na filters para sa lenteng ito. And hindi naman masyadong mahal yung 55mm na filter thread. Ang mahal yung mga 82. Kaya kung iniisip mo kung bibilin mo ba yung lente na to, bilhin mo na. Nakalink yan sa description, either sa taas or sa baba. Bumili kayo sa Attitude Digital kasi sobrang bilis at ayos ng service nila. Same day delivery. Pwede kang mag-COD, pero syempre, ideally, magbayad ka muna bago mo ipa-deliver. But that's how it works. So, syempre, sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram and Facebook. At ayun nga, kung nagde-decide ka na kukunin yung tong Viltrox 24mm f1.8 na to, huwag kang tanga. Sobrang simple lang ng decision. Hindi mo kailangan ng f1.4. Kung may budget ka, doon ko sa f1.4. Kung wala kang budget at nag-iisip ka, wala, anong bibiling kong lens?
sa full frame kasi kakapalit ko lang ng full frame. Kulin mo na itong lens na ito. Walang, I mean, walang kaduda-duda na sobrang perfect nitong lens ito. Especially for wide, for weddings. I mean, especially for wide angle shots. Pwede mo rin siyang gawing pang tight. And, ayun, 24mm. Para ka lang, kung galing kang APS-C na gamit mo yung Sigma 16mm f1.4, ganun yung magiging workflow. Halos sa akin, hindi na ako nagpalit ng lens. As in, sobrang lupit nitong lente na ito. Lalo na yung 1.8. So, yun. I'll see you guys on the next vlog. Yun. And Tagalog to. Huwag kayong mag-expect na English. So, this is a very non-technical review for dummies like me. Peace out.